Alas 5 na, tapos na ang klase. Hay, sa wakas, uuwi na naman ako. Pero ayoko pa, saan naman ako pupunta? Wala na akong maisip na ibang lugar dito na tahimik at walang tao, kundi dito sa maliit na waiting shed. Araw-araw, bago ako umuwi, ay dito ako sa waiting shed nagpapalipas ng oras para makapag-isip, para lumayo, para mapag-isa. Minsan, isang hapon, may babaeng biglang dumating sa waiting shed. Maamo ang kanyang mukha, parang isang anghel. Napakasimple at may dala siyang makapal na libro. Habang nag-aantay siya ng masasakyan, ibinabasa niya ito na may ngiti sa kanyang mga labi. Pinagmamasdan ko siya habang nagbabasa, nang bigla siyang napatingin sa akin. Nagulat ako at nahiya. Akala ko ay magagalit na siya sa akin. Kaya binaling ko ang aking mga mata sa iba. Pero nakita ko sa sulok ng aking mga mata na napangiti siya. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan, tumayo na siya at umalis. Maaga akong umalis sa bahay para pumasok. Ako ang unang estudyante na dumating sa eskwelahan. Ano pa ba ang bago doon? Palagi naman ako ang nauuna. Habang naglalakad ako sa koridor, ay may napansin akong babae sa nadaanan kong room. Bumalik ako at sinilip ko. Isang babaeng parang nagdadasal. May hawak siyang libro at rosaryo. Medyo nakayuko at nakapikit. Pamilyar ang kanyang mukha. Napaisip ako kung saan ko siya nakita. Oo, natatandaan ko na. Siya yung babae sa waiting shed. Bago pa niya mapunan na nakatingin ako sa kanya, ay dali-dali na akong umalis at naglakad papunta sa room ko. Uwian na. Muli na naman akong nag-iisip ng ibang lugar na tahimik at walang tao. Hanggang makarating ako sa waiting shed. Naabutan ko na naman doon yung babae kahapon na may dalang libro at nagbabasa. Umiti siya sa akin at minitian ko rin siya. At binuksan niya muli ang kanyang libro at muling nagbasa. Isang linggo na ang nakakalipas. Halos araw-araw ay ganito pa rin ang mga pangyayari. Ako, nakaupo lang, nakikinig sa musika. Siya naman ay masayang nagbabasa. Tila siyang napahinto sa pagbabasa at binaba niya ang kanyang libro sa kanyang tabi. Siya ay tumingin sa oras at tila mo para bang nagpamadaling sinuot ang kanyang bag. Tumayo na siya at siya'y umalis. Hanggang napansin ko na naiwan niya ang kanyang libro. Sinubukan kong ihabol ang libro niya. Kaya lang ay hindi na ako umabot dahil malayo na ang sasakyan. Pagkatapos ng klase ay agad-agad akong napunta sa waiting shed para isauli sa kanya ang libro. Habang iniintay ko siya, ay binuklat ko ang libro. Nagulat ako, isa palang Biblia. Ibig sabihin, sa lahat ng oras na nakikita ko siya dito, ay Biblia ang kanyang binabasa? Nakakamangha naman. Isang oras na palang nakakalipas, nalibang ako sa pagbabasa. Bakit kaya hanggang ngayon ay wala pa siya? Saan kaya siya nagpunta? Siguro ay hinahanap rin niya ang kanyang Biblia. O kaya naman, umuwi na siya dahil maggagabi na. Mas inagahan ko ang pasok ngayon. Nagbabaka sakaling makita ko siya sa pagpasok niya sa gate. Tinitignan ko kung siya na ba ang nagdadaan. Pero, nainip na ako. Habang hinihintay ko siya, binuksan ko ulit ang Biblia. Tinignan ko kung may pangalan. Pero, initials lang ang nakita ko.
Ano kaya ang ibig sabihin nun? Hindi ako pumasok sa unang klase ko. Nagbabaka sakaling makita ko siya. Nakakalahati ko nang basahin ang Biblia. Wala pa rin siya. Pumunta ako sa waiting shed. Baka mag-abang ulit siya. Habang nag-aantay ay nagbasa ulit ako. Pagbuklat ko sa susunod na pahina, may nakita akong isang sticky note na nakadikit. Ang sabi, "Whenever you're in fear, doubt or confusion, whenever your problems, just always read me." Hindi na naman siya nagpakita. Alas 6 na ng hapon nang makarating ako sa bahay. Nagulat ako sa nadating ko sa aming bahay. Nag-aaway na naman sina mama at papa. Palagi na lang silang nag-aaway. Pag-uwi ko at pagpasok ko, ay palaging ganito ang naririnig ko. Kaya ayokong umuwi. Dahil wala akong kapatid at wala akong karamay. Ilang din ako sa mga tao sa paligid ko. Kaya wala akong mga kaibigan. Dahil sinaabutan ko sa bahay, pumasok na ako sa kwarto ko. At pagpasok ko sa kwarto ko, ako ay naupo. Pero naririnig ko pa rin ang sigawan nila. Gulong-gulo na nga ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan nga, natutulala na lang ako. Bigla kong naisip yung sticky note. Teka, bakit hindi ko kaya subukan? Pero, paano naman akong matutulungan ng isang libro sa sitwasyon ko? Kinuha ko sa bag ko ang Biblia at pinuklat ko. Aking nabasa, "Show me your ways, Lord, teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are my God, my Savior, and my hope is in you all day long." Sinubukan ko ulit buklatin ang Biblia. Ang sabi, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Biglang gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos ko magbasa ng Biblia. Habang tumatagal na nananatili sa akin ito, lalo akong nagiging interesado dito at sa Diyos. Gusto ko pa siyang makilala ng lubos. Lumipas ang ilang buwan, ramdam ko ang malaking pagbabago ko mula noong mapunta sa akin ang Bibliyang ito. Naging masayahin na ako at naging positibo sa buhay. Nagkaroon na rin ako ng maraming kaibigan. Kami ay masayang nagsisimba at naglalaro tuwing kami ay may bakanting oras. Unti-unti na rin nabawasan ang pag-aaway nila mama at papa. Dahil na rin sa tulong ng Bibliyang ito. Unti-unti na rin silang naging malapit sa isa't isa. Unti-unti rin ay nagiging malapit na ako sa mga tao sa paligid ko. At nahanap ko na ang tunay na kaligayahan kasama ang aking pamilya at aking mga kaibigan. At kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magbabago, hindi ako magkakaroon ng inspirasyon at pag-asa sa buhay. Ako nga pala si Bill, at ito ang aking kwento.